Okay, welcome. Ito yung bago nating Dmax na bago setup lang natin with all the TJM stuff. We built it straight all the way TJM. Hindi tayo nag-chopsuy ng brands, hindi tayo nag-chopsuy ng mga gamit, ng suspension or na kahit ano. Because we trust the brand. We trust the brand that it can do everything that you ask it to do. What is that? Pang good time, pang trabaho, pang biyahe, pang basically lahat eh. Protection, andun siya lahat eh. Mga kinabit natin dito, it does what you want it to do. Ito yung 2022? Latest, basta latest. Ito yung 2022 Dmax. Ang kinuha natin Dmax is the base model. Base model Dmax na 4x4. Unfortunately, ito yung walang deflockers. But, we have a product for that. Pero we'll see if we need one. Kasi we're not sure if we're gonna do technical off-road. Pero for this one, this is the 4x4 variant base model. Yung interior niya is the linoleum style. Plastic everything, side mirrors have no motors, pero power windows naman. Basically, sobrang bare unit niya. It's just a 4x4. Itong unit na to is for mga quarry zones, security vehicle, emergency response unit. So, we did this model, tapos we eventually changed everything na ganito. So, ayun. Okay, let's start with the suspension. Yung suspension na kinabit natin dito is the TJM Gold Series. Si TJM has a lot of kinds of suspension. May mga malambot, may mga naka-canister, may mga iba-ibang kulay. And those all depends on saan mo siya gagamitin. Pag stock line yung kotse natin, wala mga bumper. Siyempre, kapag kinabitan mo ng suspension na para dito, yung kinabit ko dito, magiging matigas kasi wala siyang minubuhat. So anyway, eto, let's talk about this car specifically. Ang kinabit ko dito is the XGS Gold Series. Mapapalitan na siya nung parang roamer natin kasi si TJM nag-migrate na yung shocks niya into XGS. All XGS na siya. So they call it the roamer, but this one is the Gold Series kasi marami pa tayo nito. Eto yung match para dito sa kotseng to. The XGS roamer naman has all three different variants. It's a soft, is a hard, is a medium, is a hard. So, mahaba explanation pa yun. Let's talk about this one. The XGS Gold Series, a lot of people have been installing it in their cars, pero it is the harder variant. The XGS Series, yung mas matigas siya. Why? Kasi it's supposed to carry this kind of weight, the winch, the rear bumper, the rooftop tent, whatever, kung ano ilalagay mo sa taas, these bars, itong mga tubo, yun yung mga bubuhatin niya. So, kailangan, pag dinala mo siya sa highway or pag dinanay mo siya anywhere, kailangan stable ka. And if you put in a soft shock, yung mga shock absorbers na sabi natin, comfort, medyo delikado yun pagdating mo sa highway, tumatang ko 100, nag-overtake ka 120, mag-zigzag ka, kasi itatapon niya yung body. Yes, it's ideally the road sa mga malulubak, mga bayan-bayan, kasi gumagano ka lang, maalong ka lang. Pero once you reach speeds about 100, 120, or mga 60, lumiliko pa sa mga kurbada, Baguio, Benguet, sobrang ibang usapan na. Delikado na yung mga nakaganito ka, tapos malambot yung shock mo. There's a chance na mag-tip over ka, tapos delikado, mag-oversteer ka, or mag-understeer ka, kasi nga, yung suspension mo cannot hold the weight of your vehicle. So, ito, complete specs inabit natin yung gold series na XGS with the XGS coil spring harap likod. Sa likod hindi na tayo nagpalit ng leaf spring because we're not constantly loading heavy stuff. Leaf springs are for constantly having additional load. With this one hindi na tayo nagganon. Sa rear natin nagkapit na tayo ada leaf, which is common naman sa mga setups natin. Especially for daily, kasi ito rin, pandi-daily din natin. It's not a car na palaging may load sa ibabaw, sa likod, na anywhere you go, camping ka agad. No, it's not. It's for work or play on and off-road. So, yun nga, the trunk needs to be empty at sometimes. So, pag wala siyang load, baka matigas kapag naka-leaf spring tayo. So, we just had the other leaves sa likod. So, surprisingly, sobrang ganda na ride niya. Okay,
nung weekend, we went to Malico. Tapos, we drove this car, around 500 kilometers back and forth. I kind of tested it to its limits. Medyo nag-counting overspeed tayo. Trinayin natin siya 140, dip sa 140. Let's see kung may vibrations pa. Just to check about the safety of the vehicle. And surprisingly, well, I'm not surprised kasi sinunod natin lahat ng nasa catalog. Na-shock lang ako kasi usually yung mga chaps yun ng mga setup natin, hindi nagagawa yung ganun. I'm used to doing setups na ibahin natin to, ibahin natin to, ibahin natin to, ibahin natin to. Hindi ko sinusunod yung catalog just because I want to experiment. But this one, we did not experiment. We put ko ano yung nasa catalog and yes, 140 kilometers per hour, I have a video na tumatakbo. Usually this bar work, umaalog yan pagdating ng mga 100 at sa mga chaps yun ng mga gamit. But this one, very stable. Yung mga accessories na kinabit natin, so all stable. So then, anong next? With in terms of ride quality, ang lang malaki mag-a-affect sa'yo is the, mags and tires. This one, we stick with 17-inch rims para makapag-air daw tayo ng malaki. Usually, yung mga kotse ngayon, mga D-Max ngayon, it's around 18-inch na kinakabit. But this one, we went with 17-inch. Tapos ang tires natin is the 10-ply AMP. 10-ply AMP, never tayo napahiya dyan. Ang kapal niyan. Yes, the ride may be a bit stiffer than the normal, but assurance-wise, mas assured tayo na 10-ply quality natin. Kahit mag-air down tayo sa trail, hindi tayo mapapahiya. Minsan okay na yung security doon, yung hinahabol natin, puro comfort, 6-ply, 6-ply, maninipis. Pogi. Pero this one, we decided na sige, AMP tayo. Never naman tayo napahiya. We have a lot of customers na palagi AMP pa rin, naubos na nila. They trust the brand. We stuck with that. Ito pa rin tayo. Very good. 140 kilometers per hour. No shake, no vibration, no anything. A little bit humming noise. Hindi mo maiwasa kasi naka-hybrids tayo. So it did its job very well. Okay. Next. I'll show you now yung bumpers natin. This is the 2020 plus Dmax, I think T13 out. Ah, this is a 2020 onwards Dmax, the latest Dmax T13 bumper. T13 Outback is the high end of the TJM product line ng mga bumpers, may mga Chaser, may mga Venturer. Ito yung high end nila. Means this has the most research. Ito yung nilalagay nila sa pendulum swing kasi binabangga nila para makita yung protection that it can do sa car. Sobrang well constructed ng bumper. Makikita mo yung mga gaps are all solid. Tingnan mo yung mga gaps. One finger lahat. Tapos dito, pagdating dito, may gap siya for safety para hindi bumabangga yung bumper sa fender. It's sobrang ganda ng installation. Sobrang dali ng pagka-install. It's pretty straightforward. Yung safety wise, while we were installing it, nakikita mo na all the brackets underneath are so well put. Talaga nakakapit siya from the chassis. Tapos apart from that, meron tayong lagayan ng winch. Yung winch natin, it's on its way. Lalagyan pa natin siya ng winch for now. Naglagay lang tayo ng ano para hindi pangit. Kung maglalagay tayo ng winch dito, may mga access dito sa left and right. Ito, yung lagayan ng plate number natin, sobrang issue to palagi sa mga nag-offroad. Yung saan natin lalagay yung plate number, saan natin lalagay yung plate number. So this one, TJM has made a swing mechanism para sa plate number. May pin lock to dito, hindi ko lang kinabit kasi baka manakaw. So yun, swing out mo na siya when you want to use it. Tapos bababa mo na siya. Gaganyan ka pag under ka. So may mount siya for that. Recovery points, kompleto. Dalawa recovery points natin, 1 and 2. Sabi dito, dapat mag-recover tayo sa recovery point. Dapat sabay. Okay, and it is 8 tons rated. So, itong ano. So, bolted daw sa chassis yan. It's pretty safe. Hindi siya kagaya ng mga China bumpers natin na nakikita natin sa mga videos sa isang hatak lang, tanggal pati bumper. So, huwag natin pag-usapan yun. Ayun natin manira. Anyway, so next is the snorkel. Yes, this is the new Dmax snorkel. By TJM AirTech. So, ang ganda ng fitting niya. Kita mo, flush siya. Hindi kailangan ni sealant. Walang kahit ano. Straightforward. Snorkel is a snorkel.
connected siya sa airbox, better performance kaya tayo nakakapag dip to 140 na mabilis and because of the snorkel. Ganda ng airflow niya all the way to the back. Next, we put a brush bar. Ang tawag dito brush bar, yung side rail. Kasi sometimes when we get into ruts, yung mga ganong drill, we can't help but tamaan yung mga ganito. And this is a very, very good protection. Very good protection to, and yung bars natin sobrang kapalo. It's 63 millimeter. Unlike yung ibang brands, maninipis lang. Ito yung mga unang gawa. Ito yung mga unang gawa. Tignan mo yung manipis lang siya. Manipis lang siya. Andito lang siya. Yung ito hindi mag-abot yung daliri ko. So nakita niyo yung difference. So ang taba niya, iba yung girth niya. Iba yung kapal niya. So sobrang tibay. Sobrang tibay niyan. Kahit isandal mo yung buong kotse dito, this won't skip a beat. Goes all the way to the side step natin, of course. It also works as a rock slider para yung mga bato-bato can be protected from the car, keeping the car dito muna tatama. So straightforward. Ang ganda nung sa TJM natin, it's black right now, hindi na siya yung aluminum. Sobrang ganda. It's powder coated, so kahit anong tapak mo hindi siya magagasgas. Okay, sa rear bumper tayo. Yung rear bumper natin, it's for the latest Dmax na may mga sensors. Lane departure ba yun? Blind spot, lane departure. But this variant kasi, syempre low end tayo. Wala tayong mga ganun. So, abang siya sa mga sensors. May hitch receiver siya. Tow ball for 350 kg. Trailer tow bore capacity, 3.5 tons. So, ito, kasama na to. Ito, the ball, kasi marami size ng ball. So, this is not included. Nalagay lang natin to. Sensor, it has sensor mounts. But syempre, since a base model, wala tayong sensor. Okay. Okay, so we're done with the protection. Let's start with the overlanding. Ang favorite part ng mga tao ngayon. Okay. You're not an overlander unless you have an Oni. Basic yan, number one. Camper, pinaka-inuuna natin is the awning. So, of course, awning tayo. But how do we mount the awning? Ayaw natin mag-roof rack because we're not gonna put anything on the roof. We're not gonna put a lot of stuff on the roof kasi ladarin natin sa mall, gusto natin mababa pa rin siya. Ayaw natin mag-roof rack kasi it gives us like this clearance tapos lalagay pa tayo ng mga gamit. So, we don't want that. And besides, ang daming kasya dito sa loob. So, we didn't think na it would be feasible na mag-roof rack tayo. So, we just put a crossbar. Crossbar, hindi tayo nag-compromise. Hindi tayo naglagay ng mga China. Medyo naggawa tayo ng magandang brand, which is the Rhino brand. It's flush yung mga clamps niya. Kailangan ganyan yung clamps natin. Hindi yung parang pinit-pit, na parang ano lang. Maganda. Tapos, the crossbar itself has the screw slots. May screw slots yan. Para madali magpasok ng mga accessories at may kasama siyang screw slots. So, we put the awning there. Awning, driver side. Masanay tayo sa driver side. Ito siya. This is 2 meters by 2.5. 2 by 2.5. 2 meters. Ito siya. 2.5 yung ganun niya. I think may LED strip to. May ilaw na siyang kasama. Papasok mga cigarette lighter. Tapos may mga pegs. May pockets din siya dito eh. May pockets din siya dito. If I can show you. May mga awnings kasi na nakakalat lang yung mga gamit. So this one, may pocket tayo dito. Andito yung mga peg, yung mga tali. So may pouch siya dyan for the accessories. So it's very organized. Hindi siya nakakalat lang basta-basta. So anyway, we put that. Ayan yung ilaw niya. Yung socket ng ilaw niya. Papasok, sasaksak mo lang yan. May ilaw ka na sa awning mo. And then, okay. This one. Ito, yung sobrang tasty natin na cover. This is mountain top from Denmark. Made from highest quality of roller lids. Dito sa Dubshop, nagkakabit tayo ng mga roller lids ng mga Supra Retra, Gator lid. Yung mga ganon, kinakabit natin. Kapag siyempre, naka-budget yung customer, those are priced around 30, 35, 38. This one is priced double that.
Double that if you're willing, if you have that amount of money, kasi yung quality niya is times 4. This one can last you so long. Yung mga nakabitan natin ng mga super ng mga ano, couple of months, may mga minimaintain na kami, may ganyan na kami, and yung isang pickup doon, tinanggal lang ko na ng bed cover, ng roller lid, kasi nga, yung mechanism nila nag-spring doon sa loob, tapos yung mga release na, nag-ano, nag-disalign, may ganit na, so, makakasawa. And this one, mountaintop, we have proven na sobrang ganda niya, and the installation is pretty straightforward. Sobrang ganda, it's from Denmark, manufactured in Thailand. This is the mountain top MTR Evo M. Evo M is the lowest variant. Why did we pick the lowest variant? The lowest variant has the least mechanism. It has the least items na masisira in the future in the event na mabagsakan, mataganan. Walang mechanism to. So, we chose this one. Sobrang ganda. And so all mountain tops have this rail. Tapos makakabit mo tong crossbar na to. Makakabit mo tong crossbar na to. So the crossbar can accommodate what? This one, whatever you want to put in it. Ito, may tent tayo kasi nag-camping tayo ng weekend. So it's easily detachable. 1 2 3 4 5 6 8 knots lang, matatanggal mo na yung tent. And why did we put the tent here? Bakit yung iba sa ibubong, sa bubong? Like I said, pag nasa bubong, ang tent, ang hirap ng access, mahirap i-setup, mahirap mag-parking. This one is the most optimal or optimum, whatever. It's the best place to have your tent. Everything else na ilalagay mo sa bubong should be static. Static meaning mga hindi mo ginagalaw, like water, ganon. But this one, we have enough space. So we put it at the back. Ang akyatan mo dito is mezzanine level lang, hindi mo kailangan yung parang uaakit ka sa bubong, which is sometimes, it feels medyo delikado kung nasa bubong. This one is the best place to have the tent. Ang dali umakyat, hindi delikado, makita mo ang kaagad, floor kaagad. And to set it up, it's all eye level. Hindi yung kailangan mo tuntungan to set it up. Imagine if this was on the roof, sineset up mo siya, palagi ka nag-aabot, lalo kung mga vertically challenged tayo, mas mahirap. So this one, best place to have the tent. This is the TJM Yulara. Ito yung may extension sa ano. Sobrang luwag niya, can fit 3 people, maluwag. Windows can be open, entrance from all the sides, pero syempre pinakamaganda sa ilalim, nakamadali. Sobrang comfy niya ng ginamit natin. Si Matt, gininaw, kasara, sinara yung bintana. Sobrang dali gamitin. He did not have to climb up dun sa taas ng bubong. Andito lang sa baba, couple of steps, nakapasok na siya. Sobrang mezzanine levels. And you can chill in the tent. Mas kausap mo yung mga tao nandyan sa campsite kung ikaw yung nilalamig. So, I think ganun ang ginawa ko. Tumakas ako sa kanila. Nagpahinga muna ako dito for a while. Kasi, andyan sila nag-uusap. So, dito ako sa loob. Okay, the trunk. What do we have in the trunk? This is the Raptor cooler that we used. 45 hours until from the beginning na binili ko yung yellow, dinerecho ko dito until makauwi ako sa bahay. Pagbukas ko, may picture ako ng yellow na buo pa rin siya. 45 hours. Pwede na natin sabihin 48 hours. Sige, 2 days. Kasi buo pa yung yellow eh. This is 30 liters. 50? Ah, 50 to. Malaki to. Anyway, yun nga. Okay, sorry. If you feature ulit natin sa mountain top, how do we open it? Pupulan tayo dito. Ayan o. Pupulan natin to. Tapos, inside na natin. Palikod. Ayun, slide na siya. And nakita yung sobrang linis, may mga drain plugs siya, other side, on each side. Tapos, eto may covers yung, ano niya, yung mga brackets niya. Sobrang straightforward, sobrang ganda. Nakita mo kung gaano ka-flush yung dito niya. Parang gawang kasa talaga. And also, mountain top supplies for kasa. In other countries, sila yung parang OEM. They just changed the brand from mountain top to what? Kunyari, Ford. Ford would like to put their brand there, Ford or Isuzu, pinapalagay dyan. But the mother brand is Mountain Top. So, that's the bed cover. Oh, hatakan mo lang siya. Close na siya. Kahit anong muntong sa kanya, it's sobrang smooth niya. One hand operation, madali siya gamitin. Okay, next. Okay, ito yung 50 liter Raptor natin.
susunyan, hinahata ko lang siya. Hinahata ko lang siya. O, di may, ano na tayo. Anong mga gamit natin for overlanding? Basic, table. Andiyan yung table sa likod. The chairs are there. Supposed to be there. Pero, nilabhan lang natin. The rest is, storage box. Storage box na mga gamit natin. These front runners are stackable. Kaso siya dito, sobrang crush fit siya. Dito. Halos zero-zero na rin siya. Halos zero-zero na rin siya. Oo, diba? Kasyang-kasya. And, what else? Basic necessity, water. You can't miss WaterPort. May WaterPort tayo, syempre for our water needs. You can't go camping without water. Water palagi, water. Water. Kailangan may water tayo palagi. So, ready for any adventure, may WaterPort tayo. Yan yung basic na laman natin dito sa Dmax. Camping natin mas in barangay Maliko, in Pangasinan. Ako, I have my own car, but I tried this one and see if comfortable ako dito. And yes, I would say, convinced ako na mag-pick up ulit. And hindi ko kailangan palitan ng mga mega canopies na mga nakikita natin in Australia. I'm pretty convinced with this one. The setup was pretty comfortable. I like where the tent is. Sobrang okay siya sa akin. Tapos, hindi ako naawa sa kanya kasi it's a manual, it's a Dmax, it's a base model. Linoleum long. Okay, pakita ko yung loob. Linoleum yung loob. Oh, sabihin kong pwede basain yan. Pwede talaga basain yan. Pwede mo ilubog. And ako, medyo notorious ako sa pagbabasa ng mga interiors. Palagi yung mga kotse ko nababasa yung carpet. Ito, wala akong problemahin. It's just linoleum. Everything's plastic. Pugpugin mo. It's manual. Yun lang. Manual siya. But malambot naman siya. Pero, it's the job done. It's the job done. Tapos, seats are also waterproof. Those are the features of the car, waterproof. Kasi pang-kuwari nga itong unit na to. So, bango, may car smell. So, do anything to it. Bugbugin mo. Okay lang yan. It's supposed to do its job. Take it to places. Get to work. Get to play. Wala kayong tindihin. Protected with bumpers. UVPs, good tires. Maganda yung mags natin, syempre. Kasi yung original niya are these one. Yung steel. So, syempre, ayaw natin mag-steelies. Medyo gusto natin pumorma. Thank you sa Black Mamba, di ba? Black Mamba is a very, very good brand. It's a Japanese brand. Of course, manufactured in China. Pero, quality is top-notch. Same with AMP, US brand, manufactured in China, quality is top-notch. Hindi kami napapahiya, palagi may customers pabalik-balik with these tires. And wheels, bestsellers. So again, let's take one good look at our Dmax project. Sobrang ganda, these are 9-inch seekers pala. Nakalimutan ko, these are 9-inch TGM seekers. Sobrang lakas niya sa gabi. May mga... Ang tawag ito? Daylight, daytime running light lamps. May mga DRL pa siya. Para syempre mas pogi sa gabi, nakaganon lang siya. We're yet to change the lights to LED kasi puro mga halogen lang yung manakabit. So, everything else here is LED. So, ito lang yung naiwan na halogen. Papalit natin na LED yan para all white. Ayun. Pogi. Let me know in the comments kung pogi, kung okay ba yung setup, kung tao ba ginawa namin, you think you know better, put it in the comments. Bye-bye!